Okay, hello sa lahat ng mga kapanood nito. So, ang gagawin natin ngayon is i-unbox natin yung helmet. Tapos, ano tayo ng konting reviews sa helmet na to. Okay, una sa lahat, gusto kong magpasalamat din sa Motohua. Doon ko ito nakakuha kahapon, so December 24. Kaya tuwang-tuwa ako noon na may bago akong helmet. Mababait sila doon sa Motohua along Private Road, Bulok, Mandaluyong City. So, unbox muna natin itong helmet na nakuha natin. Okay, sa loob ng box, meron siyang styro para ma-protect yung helmet sa loob, hindi siya alog-alog. Tapos, ito ding tarto na to is protection din to sa helmet sa loob ng box. At yung manual na meron ding stickers KYP. Tsaka binigyan din tayo ng moto ng sticker nila. Okay, ito yung helmet sa loob ng helmet bag. So, nagustuhan ko rito sa bag is kulay black. Hindi siya masyadong dumi, you know? Hindi kita yung dumi agad agad. So, yung iba kasi nakikita ko bag nila kulay puti. So, ito, natuwa ako rito. Kulay black tapos may red. Okay, so, balik muna natin itong ano sa loob. Then, close natin para patungan natin yung box nila. So, nasa loob yung pinaka-helmet. So, result, ba't ako nag-upgrade? Siyempre, vital yung, essential yung helmet kapag nag-drive tayo ng motor, lalo na sa malalaking kalsada, or kahit naman sa maliliit din. So, vital kasi yung ulo natin sa ating katawan. So, kailangan mag-invest tayo sa magandang uri ng helmet. Kailangan maganda yung quality at durable din para sulit yung pagkakabili mo sa helmet. So, open na natin. Ito yung KYT Double T Course in Radiance. So, size nito is large. So, hinahanap ko talaga na size is XL. Pero, since walang available na size dun sa kanila, so, kinuha ko na lang yung large. Yung sikip, normal lang naman yung kapag bago. Kapag medyo matagal-tagal ng gamit, so mag-a-adjust na rin yung pads sa loob. So, hindi na siya magiging ganun ka sikip. So, yung lens nito or yung visor, meron siyang lock in between. So, pwede mo siyang i-lock ng ganun. Lalo na kapag halimbawa umuulan. So, nga pala, nasubukan ko to kahapon. Nag-drive ako along Shaw Boulevard. Maganda siyang gamitin. Natuwa ako na nagkaroon ako ng helmet na to. Unlike din sa isa kong helmet, kasi pag ginagamit ko yun, meron siyang noise. Meron ako naririnig na noise sa hangin yun kapag nag-drive ako. So, eto, wala. Hindi ako naka-remake ng ganong ingay habang nag-drive. Pagka binababa mo yung lens niya, pwede rin hindi agad-agad na baba agad. So, meron siyang parang level.
hangin. Maganda rin to. Kahapon nung ginamit ko ito, binuksan ko lahat ng pasukan. So, ramdam mo yung ano ng hangin, pasok ng hangin sa loob ng helmet. Kahit naka-bonnet pa ako, hindi siya ganun kainit. So, maganda yung pasok ng hangin nito. Maganda talaga yung pagkaka-design, yung pagkaka-engineer ng helmet na ito. Kaya natuwa ako. So, doon naman sa kulay, pinili ko rin to kasi kapag ano, madali kang ma-visible ka kapag nagmamaneho ka kasi doon sa kulay niya. Kaya nagustuhan ko yung kulay nito. So, isa sa nagustuhan ko, meron siyang 27. Yung 27 kasi birthday yun ng anak ko. Plano ko rin itong ibigay sa kanya kapag gusto ko niya. Doon naman sa pads, sa loob. Yan. Maganda yung klase ng foam. Malambot. Malambot na hindi madaling magsag. Pero syempre, kailangan mo rin, pag nagsuot ka nito, maglagay ka ng inner muna para sa maging ano na rin yun, hindi madaling mangamoy yung loob. Tsaka isa din yun sa pag ano, tamang paggamit ng helmet. Maglalagay ka muna ng parang bonnet, yung manipis, para yung pawis dun muna sa bonnet bago hindi siya makaka-penetrate dun sa foam. Ang isa ko lang na ano rito nakita, yung eto, hindi siya quick release. So, kailangan ano mo talaga siya ng oras pag kakabit mo to, at lalo na pag magtatanggal. So, kailangan ano, kabisaduhin mo. Sa una lang naman yun na ano, na hindi siya maninibago ka. Pero overall, napakaganda. So, rate ko to from 1 to 10, 10. So, panalo siya. KYP. Okay, salamat.